Okay, so I will teach you guys the basics of using Cisco Packet Tracer. So Cisco Packet Tracer is a network simulation tool, no, na ginagamit for simulating simple computer network to complex computer network. So kung sa civil engineer or sa architect, mayroong blueprint na tinatawag, no? So ito yung blueprint na to is the paper na naglalaman ng design ng ating bahay or ng building na gusto nating gawin in reality. So sa Cisco Packet Tracer, kung gusto natin mag-design ng, let's say, computer shop na 20 computers na mayroong isang server, na mayroong isang hub. Of course, hindi naman natin basta-basta gagawin yun ng straight na i-construct talaga natin lahat yun. So, kailangan meron tayong tool na gagamitin muna para malaman natin kung talaga bang gagana siya in real world. Okay? So, let's say siguro sa video na to or sa tutorial na to, mag-simulate muna ako sa inyo ng siguro 2 desktop device. And pakita ko sa inyo kung paano kinoconnect yun. Okay. So, punta tayo dito sa end devices and i-click natin itong desktop or itong symbol na ito. By the way, itong end devices, nandito lahat ng devices na ginagamit ng mga end users. Ranging from desktop, laptop, server, telephone modem, I think meron din ata ditong Android device. Ito, smart device and wireless tablet. Okay. So, for now, desktop yung kailangan nating gamitin. So, mag-click tayo ng, click natin itong desktop and i-click natin sa workstation. Oops, naka-cancel pala siya. So, click natin yung desktop and click natin sa workstation. And click natin ulit yung desktop and i-click ulit natin dito sa workstation. Okay? So, now let's try to connect this to desktop. So, punta tayo sa connection. And nandito lahat ng cables na gagamitin natin. Since two similar devices yung gagamitin natin, ang gagamitin natin cable is the copper crossover cable. Okay? So, click natin si copper crossover cable and click natin si PC1 and click natin si fast ethernet 0. Okay, so nakakonekta na si crossover cable dito sa PC1 natin and try natin i-connect dito and i-click natin tong fast ethernet 0. Okay? So, physically, para ma-visualize nyo kung ano yung ginawa natin is click nyo tong PC9 and ito yung CPU niya. No? So, kinonekta natin yung copper crossover dito sa Ethernet port na to. No? And same thing dito sa PC2. Yan. So, makikita nyo dito yung physical structure talaga nung desktop natin. Okay? So now let's try to lagyan natin ng IP address itong dalawang desktop na to, no? Of course, kung magpapadala kayo ng message from PC9 to PC10, kailangan merong address 'yan, 'di ba? Parang sa bahay lang 'yan. Kung magpapadala kayo ng package, mahihirapan kayo ipadala kung walang address yung pagpapadala niyo. So, parang ganoon din dito, no? So i-click natin tong PC9 and punta tayo sa desktop and punta tayo dun sa IP configuration. So, simplihan lang muna natin, no? Wag na yung sobrang complicated na IP address. Although, I think meron kayong separate subject for IT, no? Na tinuturo yung IP addressing. Yung computation ng IP address, no? So, for now, siguro, let's assign this sa desktop, no? 10.10.10.1 and click yung tab para mag-generate siya ng subnet mask. For now, i-leave nyo muna as 255.0.0.0 yan. So, wala muna kayong papakialaman dyan. Okay? So, i-close nyo yan and gawin nyo din dun sa isang desktop. So, punta tayo dito sa desktop tab and IP configuration. So, 10.10.10.2 naman to and subnet mask and close natin. Okay. So, let's try to ping this this connection, no? And para makita natin kung meron bang established na connection. So, punta tayo dito sa PC9. Well, actually, pwede namang sa PC10. Nasa sa inyo yun, no? So, PC9, punta kayo sa command prompt. By the way, tingnan muna natin kung nalagay na natin yung IP address. So, IP config, lagay nyo IP config, okay, slash all, para makita nyo pati yung MAC address niya. So, ayan, meron na tayong na-assign na natin yung IP address na 10.10.10.1 and meron din tayong physical address or the MAC address. Okay? So, successful tayo dun sa pag-assign ng IP address. So,
So, tingnan din natin dito sa PC10. No? Check natin. So, ipconfig/all. So, yun. Meron tayong successful na na-assign natin yung IP address, no? 10.10.10.2. And meron din siyang MAC address or physical address. Okay, so let's try to ping this. Magpadala tayo ng packet from PC9 to PC10. Check natin kung magiging successful yung yung communication nilang dalawa. So punta tayo ulit sa command prompt and ping. So nagpiping tayo or magpapadala tayo ng packet from 10.10.10.1 papunta sa 10.10.10.2. So ipiping natin si 10.10.10.2 or dun sa PC10. Okay? So, ang gagawin nitong ping na to is magpapadala siya ng 4 packets. And makikita natin dito kung ilan din yung ma-acknowledge nitong PC9. Of course, pagka nagpadala tayo sa network or sa isang computer sa isang network, meron yang acknowledgement na ibabalik sa atin para malaman nung 10.10.10.1 kung successful ba yung communication. So, let's try to ping this 10.10.10.2 or yung PC10. So, press enter. So, yan. Nagpadala siya ng ilang packets. So, 4 packets. So, this is the first packet, the second packet, the third packet, and the fourth packet. So, makikita natin dito, packet sent. 4. Yung na-receive din pabalik nung PC9 natin is 4 din. And na-loss is wala. So, 0% loss. So, ibig sabihin nun, successful yung communication natin. So, try natin ulit. Try din natin dito sa PC10. Punta kayo sa command prompt. And iping natin vice versa yung namang PC1 or yung PC9 pala. 10.10.10.1. Tingnan natin. Yun, so nagpadala naman pabalik, nagpadala naman ng 4 packets itong PC10 pabalik papunta dun sa PC9 and nag-receive din siya ng 4 packets pabalik. So lost is wala. So 0% loss. So successful yung communication natin. Okay? So, yun. At least naipakita ko sa inyo yung simple simulation, no? for establishing 2 desktop computers, no, using copper crossover cable. Okay? So, in the next video, ipapakita ko naman sa inyo magde-design tayo ng ano doon, ng siguro 3 or 4 or 5 computers, no, using hub. Okay? So, sana may natutunan kayo for tutorial 1 using Cisco Packet Tracer. And thank you for listening and God bless.